Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay samahan nyo kami at susubukan po natin ngayon na mag-vlog sa grocery. Po, samahan nyo kami. Ito po yung isa sa madalas namin pinupuntahan dito para mag-grocery. Yung superstore. Actually, ang intention lang namin ngayon, bumili ng carrots. Po, everyday, naging regiment na namin yung uminom ng carrot juice. Eh, nagaling na po kami sa isang store, napakamahal po ng carrots. Susubukan po natin ngayon dito sa superstore kung magkano ang carrots. Samahan niyo po kami. Malapit na po tayo sa superstore. Ito po ang Real Canadian Superstore McPhillips Branch. Yan, medyo ito po yung isa sa pinakamalaking supermarket dito po sa Canada. Canada-wide po ito, itong superstore. Sa Philippines, ang katumbas siguro nito ay ano, SM supermarket. Something like that. Maghahanap po tayo ng parking and then kukuha tayo ng cart. Yung pong shopping cart dito ay meron po kayo kailangang kasi pa tayo dito. Merong barya. Hindi kasi mahirap po marada. Yan. Mahusayan din po dito ng parking. Po yung slot, you need to put the slot there. Ayan. Para mo po kuha yung cart. Ayan. Ay, pala yun. Tingnan po muna natin itong mga to. Hali kayo, tingnan nyo kung magkano ang presyo ng avocado. Ito po ang avocado dito. Ang presyo, $2.97. 5 pieces. Hilaw. Matigas. Pero wala pong ibang avocado dito na mabibili, kundi yung ganitong klase. Pero bibili po tayo kasi namimiss ko ito. Napakasarap po nito. Itong avocado to ay maliitang puto. Kaya napakasarap po niya. Ang lemon, $5.98 a bag. Huwag muna tayo dyan. Ito po namang ito ay $3.46. Limit lang ng dalawa. Hindi ko masyadong mahilig nito eh. Tingnan po ninyo ang talong. Ito po, lalaki. Bibili po tayo ng ilang piraso. Bili tayo ng maganda, yung makinis. Ito po ay Japanese eggplant. Napakasarap nito eh. Bili lang tayo ng mga 3 piraso. Look at that. Ruben, jumbo. Hello. Sibuyas. Marami pa maraming sibuyas sa bahay. Kaya huwag muna sibuyas. Ito ay kiwi. Paborito ko ni Mrs. Ang kamatis, $96 a pound. So ito yung Roma tomato. Ito yung ang balat ay malutong. Kaya maganda, $96 a pound. So ang isang pound siguro mga 4 NANI? Mga 4 to 5 pieces. So $96 na po yan. It's more than a dollar I guess. So yan, mga ito. Tapos ikot tayo dun. Samahan nyo kami.
Gayla. Gayla. Kay Apple pa tayo. Marami pa rin Apple. Meron din ditong mga berries. Merong iba't ibang klase. Ito ay raspberries. Raspberry. Meron akong tanim nito eh. Ito yung blackberries. Ito yung raspberry. Meron akong tanim nito. Kaya pag sa summer, meron akong niyang harvest. Ito ay strawberry. I don't know kung saan galing ito, pero marami rin kumunyan dito sa lana. U.S. States. Kaya, hindi pa tayo dito. Marami pa tayong stock. Tayo, may gagawin mo tayo rito. Patry natin tikman yung mga grapes. Yan, kaya pasimplihan lang po ito, oh. Mahirap pong bumili ng maasin. Kaya titikman po muna natin. Papatikman po muna natin doon sa ating videographer. Ito ay maasin. Oh, tikman po muna kung matamis. Good? Bili? Oh, matamis pala. Eh, di kukwa tayo. May buto? May buto? Really? Ah, with seeds. Ako, hindi pwede ito. Now we will buy celery. Galing po kami kanina sa isang supermarket. Ang celery ay $2.99. Dito po ay $1.66. So can you imagine, two celeries here are will equal to one only doon sa pinagaling natin store. Kaya minsan, kailangan maging wise. Hindi naman ganun kalayo para layuin. Kaya yung isang celery dito, dalawa na patungkol. $1.66 dito. Now, what else? Beets, meron ka pa? Ha? Wala na. Po ay beets. Actually, hindi po namin ito kinakain. Kaya lang po, bumibili kami nito kasi po si Dang ay ginagawa niyang juice. Niyahalo niya sa mga sa carrots, sa celery, at sa apple. Every morning, iniinom niya po ito bilang ginujuice niya po. Lasa po nito, lasang lupa. Pero sabi nila, magaling daw po ito eh. Ano tawag doon? Pang detox. Magaling daw po rin ito sa katawan. Meron siyang cancer fighting chuchu. I don't know. Ayan. Pinas, ang Oppo cellphone, ba? Ayan. Dito, ito talaga ang Oppo. So, $1.88 a pound. So, maybe one of these is $1.88. So, we'll just buy one. At meron po akong vlog na gagawin dito sa Oppo.
$1.88. Almost. This is almost 80 pesos. To convert. No conversion fee. Sorry, kuya. Ito yung sinadya kami dito. So, dito, 412. Kanina doon sa pinagtahan namin yung store, yung isang ganito ay almost $5. Ito, 412 lang. Mas mapitig ito. So, bibili tayo ng... kasi nga po, ginagawa itong juice eh. Ginudus po lang ito eh. Kumang misis ko everyday. We will buy at least 3 packs. Limit 4. 5 pounds per bag. So, we will just buy 3. Dito, we also have tubo. Yeah! 24 cents tubo. Galing to ng China. Ito ay galing sa Wuhan. So, 96 cents. Tapos, ito yung matamis na, yung matamis sa sampalo. Galing ito ng, I think, galing ito ng Thailand. Ito yung napakatamis sa sampalo ito. Problema, madugo ang presyo eh. Saka na lang, hindi natin yung kasama sa bagay mo. So, $2.48 a pound dito. Ito yung $1.69 sayang, sa ano, sayang. So, doon na tayo bumili. Mahalang kamote. No? Pero ito po yung masarap na kamote. Ito yung ginagawang, ano tawag doon? Parang sweet potato fries. So, mahal eh, $2.48. Ipatuo tayo doon sa inyo. Laki po nitong superstore. Kulang ang maghapon niya rito. Mag-iipot eh. Kaya, ipiliin lang natin yung mga gusto natin. Pagayon mo magluto, pwede na to, barbecue seasoned chicken. Ang ginagawa namin dito, usually, bibili ng isa nito, tapos iuulam, yung sosobra, ay i-chop-chop, gagawing sisig, chicken sisig. Pero right now, hindi yan ang paborito, hindi yan ang gusto ko kayo. Let's go to the seafood area. I don't know if this will interest you, pero nandito tayo ngayon sa side pa. Fish. Mga isda. Ito ay salmon. Mga filet salmon. Ayan. But they pronounce it as salmon. I don't know. Ayan. So, meron din dito talaba. Dollar isa. So, dollar po ang isang ganito. Can you imagine, isang ganito, dollar, 40 pesos. Wow. Kasi o, sumakay pa ng aeroplano yan, kaya mahal. Tapos, meron din halaan. Ito yung halaan. Yan. Clam. Do you know how much? It's $6.76.
$1 a pound. Wow, look at that. It's quite expensive po. Kaya mahirap bumili niya. Pero ito ang masarap. Yan po ang masarap. Live lobster. $18.98 a pound. Kaya ang isang piraso niyan, mga $30. Ayan. Minsan lang po ang kakabili niya pag Pasko. Oh, itong masarap. Tawag dito sibas. Can you imagine, oh, itong isdang ito? Ito ay isdang alat. Ang pangit ng mukha niyan, pero tingnan niyo presyo niyan kung magkano. Almost $10. Ito lang po. Bibili niyo ba ito ng 400 pesos kung ganito lang? Parang hindi kaya, no? Bitawan na natin. Napakamahal. Pero ang sabi nila, masarap yan. Hindi ko pa ako natitikman. So, ito naman ang... Ito ay salmon. Ito ay $12. Ayan. Mahal. Joke rin yan. Ito. 30% discount na po ito. Kasi palagay ko, malapit na itong mabulok. Pero... Magkano? $30 pa rin ang presyo niya. Hindi bali na. Saka na lang, oh. Baba natin yan. Hindi natin yan kailangan. Dito tayo sa masarap. Yan. Steak. Look at that. Ito po, oh. Prime rib T-bone. Ito po, ang sarap niyan. Magkano po presyo? $34.90. So kung kami po'y lima, may dalawa lang ito, may kailangan dalawang ganito. So kung apat na piraso, 100 mahigit, 40, 70. $70 na. Di kailangan namin ng $100 para makakain. E ang $100 ay 4,000 pesos. Huwag na tayong kumain. Sama sa katawan yan, na kolesterol yan. Let's go. Ito, mga giniling na. Yan, corn beef. Corn beef, ground beef. Yan. Eh, marami pa tayo sa bahay niya, Ruben. Let's go. Tingnan mo nga kung sale ang chicken. Let's go to the chicken area. $8.246. So bawat isang thigh is more than a dollar. This is $8.853. Meron pa tayo niya. Let's go to the sausage and hot dogs. Ito, pambawang. Masyadong makolesterol niya.
hands mo pork sausage, pambaon. This is $10. Pero okay na rin po ito, pambaon po ng mga bata. Maganda ba yung mga kuha mo, Ruby? Go and get some milk. Ang itlog, 30 pieces for $7.88. Mahal ng itlog, no? Kung tayo dyan, meron akong binibili ng itlog na $6 lang, pero double yolk. Double yolk ang ginagamit ng itlog. Ayaw ko dyan. Single yung itlog na yan. Gusto ko double. Bili po tayo ng gatas para po sa aking mga anak. Alam niyo na yung mga anak ko, mahal na mahal ko yan. Kaya gusto ko lagi malakas. Ito. Ayan. Ito ay 3%. 3% po yan. Ang expiration, February 17. Mauubos na nila yan bago mag February 17. Tapos yung bunso ko ay mahilig din siya dito sa milk chocolate. Expiration, February 15. Wala bang medyo mas mataas na kanya? Well, anyways, mauubos na po nila siguro ito bago mag February 15. Sana hindi sila nabobore sa panonood sa atin. So kung gusto nyo pong makita yung mga adventure namin dito, subscribe kayo sa channel ko. Ayan, para makita nyo po yung buhay namin dito sa Canada. Rowel Camia po sa YouTube. Expiration. Is this the expiration? 2020 March 16. So, okay po, March 16 pa. Okay, 2 bites brown. Then, we will go doon sa paborito ni Ruben. Paborito ni Ruben ay ito. Paborito po ito nung ano ba? Pangalawa. Croissant. Croissant. Plain croissant. Ang expiration nito ay Feb 5. Ano ba ngayon? Feb 2. 3. Feb 3. So, dalawang araw na lang. I doubt kung kaya niya ubusin to ng dalawang araw. So, baka ma-expired na to. This is too many. Hanap tayo ng konti lang. At saka yung mahaba-haba ang expiration nito. Feb 4 nga. Bukas, expired na to eh. This one is Feb 6. I think this is the latest. Feb 6. And this is small compared to the other one, right? Okay, look at those breads. It's a lot of breads. Anong naaalala mo, Ruben, pag nakikita mo to? This is 30% off. Parang ang sarap, oh. Pumpernickel bread and slice. Kaso expired na mamaya tong hapon, eh, oh. Feb 3. How much is this? $3. Hindi natin kayang ubusin yan mamaya.
Sino ba yung babae? Meron pong naligaw na babae niya. Banggain natin ang card. Ginagawa ng taga-Sambales dito. Yung babae taga-Sambales. Alam mo, pumunta tayo rito. Carrots lang bibili natin eh. Now let's go. Let's go to the rice section. Kailangan natin bilang. Ay, kape. May kape pa tayo. Wala na. Meron pa na. Ano? Pero yung gano'n, wala na. Yung coffee made. Wala tayong ganito. Ito yung dark. Ito? Dark roast. Ayun kaya, medyo. Hindi masyadong matapang. Gusto ko to. Isa nito at saka isang coffee made. Kasong coffee made? $7? Hindi siya sale. Bago na po ang lagay ng coffee made. Cute. Bigas. Sale kaya. Nakita mo? 33? So what else? Cereals. No? Well, that's good. Thanks. I think this is more than $100 already. No? With no prejudice and stereotyping, kung gusto mo mabilis, pipila ka sa Pilipina. Let's go! Dito tayo sa Pilipina. Mabilis dito. Babayad na po tayo ngayon. Yung push cart. Ayan. And then, kukunin natin yung piso natin. Ayan. Oh, hanggang sa muli nating vlog. Huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe. Roel Camia po sa YouTube. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para lagi po kayo nanonotify ng ating mga bagong video. God bless everyone!